Alright mga katatay, ito mag 10 minutes na tayo dito kaantay dun sa reply nung nagbook. So ito, abono to mga katatay, ano, 195 yung shipping fee, 2,000 yung abono. Ngayon ako nag-abono ng ganito kalaki kasi inaabonohan ko lagi 1,000 lang pat pababa. So bago ako mag-abono talaga, sinisigurado ko yung ano, yung nag-book, pick up, drop off na makukunta ko sila lahat. Tapos yung drop, yung pick up, hihingi ko ng valid ID. Kagabi ko pa kinuha to, yung book na to. Ito yung message nung yung conversation namin. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, kahit matagal tayo, magawin ko lang to ng vlog. Ito yung pick up. Minessage ko siya kung makikita nyo. Ayan, 12:10 a.m. ng madaling araw. Kasi kalalabas ko lang sa trabaho nito. Ngayon, holiday nga dyan, 12. So, ito yung usapan namin nung seller. Yung confirmation nung, ano ko nung kagabi, na ganyan nga, 2K yung babayaran ko, may shipping pinawa 95, alas 7 yung pick up. O, anong oras na, alas 8 na o. So, ito po yan o, ito yung mga katatayo. Bilyaran yung kukunin. Malapit lang naman to sa amin, 2 kilometer lang to yung pick up. So, sabi ko, on the way na ako, kahit hindi pa sumasagot yung drop-off. Kagabi, minessage ko lang yung drop-off. Ayan o. Yung message ko sa drop-off saka sa pick-up, pares lang. Kaso yung drop-off, walang confirmation kahit kagabi pa. So hindi ko na lang pinansin yan, ignore ko na lang yung kausap ko yung pick-up. So ang expected ko, yung pick-up, siya yung mismo may-ari ng store. Yung pala, mga seller pala yun, pati yung nag-book, tsaka yung pick-up. So pagdating ko dito sa store, ito yung store. Oh. So ngayon, ayaw ko rin kunin yung ano, yung item kasi hindi nga makontak yung drop-off kahit nakakausap ko yung seller. So ngayon, pakita ko sa inyo yung ano, yung book ulit mga katatay. Oh. Ayan. May nag-message yung ano, pick up. Yung sabi, oh, daling ko daw. Ay, hindi mahirap yung ganito. Nakausapin natin yung ano, nag-book. Usapin natin. Oh, hindi ay maano. Ang mahirap dito mga katatay. Dalhin ko na daw yung item. Eh hindi naman sila may-ari nitong store eh. Oh. Oh, ngayon kung dadalhin ko yung item tapos wala yung ano, hindi ko pwedeng ibalik to dito sa tindahan. Oh, kasi hindi naman sa kanila to. Nag-book lang sila. Tsaka ayaw nila sagutin kung tinatawagan ko. Puro lang siya message. Oh, dalhin ko daw. Mahirap yung kahit mga katatay. Papakansin na lang natin ito. Hindi rin matawagan eh. Kasi ang sabihin ko sana sa kanila, i-cancel na lang kung hindi matawagan yung drop-off. Mayroon nyo? Nakakapag-chat siya. Nakakapag-text siya. Pero hindi niya, ayaw niya sagutin. So, cancel na lang natin ito. Chat tayo sa ano, sa driver support ng Lala Move. Sabi natin, ayaw sumagot ng drop-off. Ayaw sumagot ng drop-off. Ng drop-off, abono po ito. Abono po ito. Salamat. Yan, tingnan natin kung anong gagawin ni Lala Move. Kung hindi isinagot ng customer ang iyong tawag, kailangan mong subukan makipag-ugnayan sa kanila gamit ang apps. May sige, kung hindi mo pa sila makontak, nice mong gawin, kansilayan ang order. Nag-message na ako sa apps, wala rin reply. Ayaw ma'am eh. Ayan yung message ko sa apps mga katatay, pakita ko sa inyo. Hindi rin sumasagot dun eh. Ayan o. No? Oh. Ayan, nag-message din ako rito. Parehas nung nasa, ano nila, sa number nila, may message ko yung ganito rin. Ayaw rin sumagot. So, anong gagawin natin dito? Siyempre, kakancel na lang natin ito. Oh, dami ko ng oras na sayang. Di baling masayangan tayo ng oras, pero importante, masure natin na legit. Kasi mahirap tong ganito.
maligayang pagbalik sa lalang. Yung virtual agent, meron pa ba akong may tutulong sa inyo? Pa-cancel na lang po. Pa-cancel na lang. Kasi yung sumagot ng seller ay nang drop off, pa-cancel. Yo, mga katatay. Kagabi, may booking ko ginawa kasi holiday ngayon June 12. Meron tayong kinuwang booking na abono. Kagabi pa ito, alas 12 ng madaling araw. So, minisage ko na yung pick-up tsaka yung drop-off na confirmation para bukas na sabi na i-pick-up nung item. Ito yung store. Pipick-up ako ng billiard table. Ang problema, minisage ko na yung drop-off tsaka yung pick-up. Yung pick-up sumagot. Yung drop-off, hindi. Ngayon, pinuntaan ko itong store. Malapit lang naman ito sa amin. 2 kilometer lang. Tapos ang drop-off sana Marikina. So, ganito yung store. Pupunta ako dito sa store. Yung palang nag-book, tsaka yung pick-up, mga sealer pala yun. So, ngayon, tinatawagan ko yung drop-off. Ayaw sumagot. Kahit kagabi, may confirmation na akong sinend. Ayaw pa rin sumagot. Kahit na lang isin. So ngayon, minisit sa ako nung pick-up kung andito na raw ako sa pick-up location. Nung dumating ako dito sa pick-up location, nakausap ko yung may-ari dito. Hindi pala totally yung may-ari yung nag-book, tsaka yung nagpapapick-up. Yung pala mga seller nga. So sabi ko mahirap yung ganito. Hindi ako magbibitaw ng pera, doon lang libo. Kung hindi ko nakakausap yung drop-off. So ganito, simple mga katatay. Abono, kailangan talaga siguraduhin muna yung drop off. So kaya naman ako pumunta rito sa pick up kasi nga nag-message yung pick up kung daw na ako. Sabi ko, lobat na lang yung cellphone ko, namamatay na yung video. Ito na, ang hirap nila, alam mo ba eh. Pag pumunta ka sa health support, ang tagal mag-reply ng agent nila. Sa driver support. Kaya na pa ako, 8:25 na, alas 7 ang pick up itong item na to. Abono kasi ito tama katatay ng 2K. So ayaw naman makontak nung drop-off. Yung pick-up, seller lang pala yun. Hindi naman siya may-ari yung store na to. So mahirap magbitaw tayo ng 2K dyan na walang klaro. Hold on. Puro hold on, oh. Ano ba itong driver support mo, lalamove? Ayaw makontak ng drop-off. Tapos pag nag-cancel tayo, babawasan to tayo ng rating. Tapos 10 minutes pa tayo maghihintay. Ito lang problema ay lalamove kasi yung sistema ng ganito. Kahit kasalanan ng customer, ayaw makontak ng drop-off. Ganito kahirap kapag mag-cancel ka. Ang agent typing. Nagising na yung agent. Abono po kasi ito. Ayaw sumagot. Sumagot ng drop-off. Ayan, sagot ng agent ni Lalamove, I understand the request, let me go ahead and help you. Abono po kasi ito, ayaw sumagot ng drop-off, yun yung sagot ko. 2K ito mga katatay, kasi ganyan ako ka-sigurista. Di ba, alam, maubusan ako ng oras kaysa pera maubos sa akin. Thank you for that information, it is okay if I place this chat on hold for 1 to 2 minutes while I check your account. Kita mo, dahil pang antagal na sumagot, madami ka pang pagdadaan ng proseso. Ayun, kita mo, ang nangyari. Dapat ito ang mabago sa system ni Lalamove. Bakit pa tayo ngayon magkakaroon ng... Tapos ang impact nito mga katatay, yung rating natin, bababa. Madalas kasing ganito ang mangyari sa akin yung mga customer na hindi makontak. Ganito ang nire-request ko. Kaya ang account ko, naging risky tuloy, naging pula, na dating kulay green. Ito yung dapat mabago kay Lalamove, shoutout Lalamove. Dapat ito, hindi nyo ginagawa yung ganito. Hindi namin kasalanan bilang rider na bakit magpo-post ng 10 minutes dahil lang sa kasalanan ng kami pa yung order cancel. Ayan na, napunta na sa cancel, Pasig to Marikina, abono. Ito yung mahirap kay Lalamove. Ito dapat, hindi ako makapag-take ng order, Bababawasan na naman ako ng rating, kasalanan ng customer. Ito lang yung pangit talaga kay Lalamove, na dapat baguhin nila yung system na gano'n. Pag alam naman nila na-review yung account, dapat at
nakita nilang customer ang may problema. Dapat hindi magkakaroon ng order taking post kung customer yung may ano, mali. Yung customer ang ayaw sumagot eh. Hindi mo kasalanan ng rider. Pinuntahan ko pa nga rito. Pero okay na rin. At least kisa mamawalan ako ng pera. So kausapin natin nga rin ng ano, store. Te! Pinakancel ko na lang kasi ayaw sagutin ng ano. Hindi kayo natano? Pang sabi kasi nung ano, nung yung seller, dalhin ko na lang daw doon. Eh mahirap naman yung ganun, dadalhin ko doon, di ko makontakt yung ano. Kaya yung drop off mamaya. Oo. Tanggihan ako. Tapos babalik ko na mabayaran niya lahat nung... Oo. Hindi, ako nga mag-aabono, ma'am eh. Oo nga, ibig sabihin yung halimbawa, yung okay naman yung abono kasi pwede naman ibalik mo dito. Kaya lang, sayo yung gas ko, kaya babalik na naman ako. Oo. Kung babayaran, okay lang. Kaya nga po, ma'am eh. Sambahan ang gagawin sa iyo. Kaya nga po, ma'am eh. Kaya kagabi ko pa itong minessage, ma'am, alas 12, kasi galing ako sa trabaho eh. Ay, wala akong pasok ngayon, kaya naglalamob ako. Eh, kaga... Kasi lang naman yun sila. Yung ano kailangan talaga, yung buyer ang makontak. Oo, kasi layo, Marikina pa eh. Sige, ma'am. Sige po. Pinakancel ko na lang kay lalamob. So, yun, kinausap na lang natin mga katatay. So, ganun ang, ano, sistema na lang sa mga baguhan kay lalamob at gusto makaiwas sa... scam na abono. O, di natin alam kung scam to ano or what. Pero, duda na rin ako kasi kung hindi to scam, bakit ayaw sagutin ng ano, ng tagbook? Tsaka yung seller, di ba? Doon pala magdududa ka na eh. Sana makipag-usap sila ng maayos kung legit sila. Hindi papapuntayin ako doon ng ano, walang kasiguruhan. Kaya tama rin sabi ng store, pupunta ako doon. Pwede naman to i-refund yung ano, yung pera. Ang problema, paano pagdating doon, hindi nga makuha sa yung gas. So yun, tatawa na lang yung may-ari ng ano, tindahan. So yun, hanggang dito na mga katatay, hanggang ngayon, di pa tayo makakuha ng book. So uwi muna ako sa bahay, total malapit lang naman ako dito. Edit ko muna tong video na to. So sana makatulong sa mga ano, baguhan, na lalamove rider, at sa mga madalas na scam. So ganun ang gawin ng mga katatay, ang unang-una, confirmation muna bago kumuha ng abono. Huwag tayong ano, magmabura kasi mahirap ang perang kitain. Napakahirap dito sa Pilipinas. So, itong kilala mo, ano na natin to, part-time lang natin to. So, nakita natin yung abono, malapit lang kasi, tsaka medyo malaki. Kaso ganito ang naging sitwasyon. So, 3 minutes pa, uwi na ako sa bahay muna. Bira lang gumawa ng ganitong video kasi wala tayong sapat na gadget. Cellphone lang ang gamit natin sa pagbablog. So yun lang at sana makatulong sa inyo kung ano yung mga dapat gawin muna bago kumuha ng abono.